Hey guys, it's Dani and welcome back to my channel. So for today's video, I will be talking about my updated skincare routine dahil marami nang nakakapansin sa inyo ng condition ng skin ko na mas gumanda at mas nag-healthy looking, yung tipong wala ng BB bumps or whatsoever. So kung gusto niyong malaman kung ano yung mga ginagamit kong products, then please keep on watching. Okay, first things first, gusto ko sana habang ginagawa ko tong video na to is wala akong makeup para naman ma-justify ng mga nanonood sa akin na ito na nga yung skin condition ko to the point na makinis na talaga or what. Pero kasi meron pa ako in-film na isang video na kailangan glammed up ako dun, so no choice ako, nag-makeup ako. But maraming kasing nakapansin sa inyo nun dun sa last video ko, which is the Maybelline Fit Me review, yung foundation nila na review ko, maraming nakapansin sa skin condition ko na mas umokay nga siya, unlike before na sobrang marami akong baby bumps all over my face and medyo oily yung face ko this past few months. So, i-share ko sa inyo yung updated. Ito yung na-realize ko nung nag-upgrade ako ng skincare routine ko. Magastos and ma-effort talaga. So, kailangan, alam niyo yun, patience. Kung gusto niyo talaga ma-achieve yung glow na hinahangad nyo sa face nyo, is kailangan nyo talagang gumastos and mag-effort sa face nyo. So, okay, enough with the chitty chat. Let's get on to my skincare stuffs. Kasi marami-rami to. So, dito muna tayo sa mga everyday kong ginagamit. Ito yung usually daily routine ko kapag wala akong makeup na nilagay sa face ko. Specifically, mga mild lang to. Yung tipong hindi siya pang deep cleansing na para sa face. So, for my soap, ito, sobrang tagal ko na ginagamit to. And a lot of my viewers is na-try na rin to and nag-message na rin sila sa akin na sobrang effective na ito sa kanila. This is the Asian Secrets 2-in-1 Anti-Pimple and Whitening Face and Body Herbal Soap. Yung iba, nahihirapan ng hanapin to, pero kasi nakita ko lang to sa department stores and sa Watson's. 29 pesos lang. I think meron rin nito sa Shopwise dun sa may Cubao and sa mga selected supermarkets. Sobrang effective nito when it comes to anti-pimple kasi talagang meron akong tumutubo or patubo talaga na pimples is nami-minimize niya and natutuyo niya agad. For my toner, I got this Skin White Advance Whitening Facial Cleanser. Ito hindi pa rin nagbabagot to. Hindi ko pa rin siya pinapalitan kasi nga sobrang effective pa rin niya sa akin. And meron na rin akong mga viewers back then na nagsabi na umi-effect rin sa kanila yung sinasuggest ko mga products. So, thank you, and appreciate ko talaga yon. Tsaka yung effort nyo na i-message ako para lang sabihin na this particular product works for them. So, ang gusto ko dito is mild lang siya, hindi siya yung, alam mo yun, yung may alcohol. Yung ibang cleansers, ang lakas ng alcohol, ang tendency, mas lalong nagda-dry yung skin natin or yung skin natin sa face. At saka, allergic ako doon sa matataas yung level ng alcohol kasi the more na mataas yung level ng alcohol, the more na nag-i-sting siya sa face ko, the more na nagkakaroon ako ng pimples. For my moisturizer naman, ang ginagamit ko for daily is this, again, the iWhite Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Wala pa rin nakakatalo sa kanya na sobrang affordable yet effective. So, wala na akong masasabi dito kasi holy grail din to ng other YouTubers and kayo mismo. For my lip balm, hindi pa rin nagbabago talaga. I'm always using this Carmex Original Lip Balm. Ang gusto ko dito is napapabalik niya yung pagka-pinkish ng lips ko. Kasi back then, sobrang putlala ng lips ko dahil sa kaka-lipstick, kaka-liquid lipstick, kaka-lip tint. Ang tendency is, nag-iba na yung kulay. Yet, kung ginamit ko to, nagbalik siya. Pati yung softness ng lips ko, nagbalik talaga. So, holy grail ko na rin siya. And, ito lang yung nabago sa daily routine ko kasi ang dami netong good reviews, lalo na sa Beauty Manila. Nakaka-curious talaga, kaya trinay ko siya. This is the anti-aging from Skin Genie. Actually, this is an eye cream, pero roll-on siya. Ayan. And, mas madali siyang gamitin dito sa aking dark under eyes. Marami rin nakapansin sa inyo na medyo talagang nawala yung dark under eyes ko and I could say na effective siya. Medyo pricey nga lang siya for 10 ml. Yes, for a kuripot like me, medyo pricey siya kasi kinuha ko siya or I bought this for 150 pesos. Ano namang say nung Quick FX eye lift cream ko, diba, na 49 pesos lang. Pero nung na-try ko na siya at inaraw-araw ko, kaya pala siya 150 kasi sobrang effective niya. Kaya girls, kung meron kayong problema same as mine na sobrang dark ng under eyes, try to use this anti-aging from Skin Genie. And ayun yung
skincare routine ko, wala pa naman masyadong nagbago, maliban lang dito sa ginagamit kong bagong eye lift cream, which is the Skin Genie. Next naman, dito naman tayo sa mga products na I could say na pang deep cleansing ko siya ng face kasi sobrang effective niya, wala siyang iniiwang, alam niyo yun, dumi sa face ko. Kaya rin siguro naging okay yung face ko dahil dito sa skincare na to. Okay girls, if you're like me, na minsan sobrang kapal nung nilalagay na makeup sa ating face all throughout the day, and gusto niyo yung effective na pang makeup remover, na hindi na kayo, alam niyo yun, parang effortless na tanggalin, yung hindi kayo mahihirapan mag-rub off ng mga makeups niyo sa face, or ng mga kolorete natin sa face. This is the Clean It Zero by Vanilla Co. I got the variant in pink kasi marami tong variant. It depends on your skin condition. For normal, normal ata, yung tipong wala masyadong bumps sa face. I don't know. So, ang gusto ko sa kanya is, first off, yung scent. Ang bang-bango niya. The second one is yung performance niya dahil grabe. Ultimo pati yung pangkilay ko na sobrang smudge proof and waterproof is natutunaw niya. And pagkatapos nyo to gamitin sa face nyo, pag winipe off nyo yung Vanilla Co or itong mismong product sa face nyo para tanggalin na or anlawan nyo ng water, alam nyo yun, ang lambot na ng face nyo, yun yung effect niya. Ang lambot na ng face nyo, sobrang linis pa, as in zero, walang matitirang makeup. At meron siyang instant whitening. Proven and tested ko na to dahil nasama ko na rin siya sa isang FB live ko back then, dun sa Facebook account ko. And maraming nakita sa inyo na maganda nga to. So, wala akong sasabi dito. I have no words. Next, ito, pang-exfoliate ko ng skin. Minsan sinasabay ko rin to sa daily routine ko. Kasi nga, alam niyo, gusto ko na yung pores ko talagang malilinis. Tsaka ma-minimize na yung pores ko kasi nga, alam mo yun, nakakairita eh pag nakikita nyo ang laki-laki ng pores nyo, and ilang taon pa lang naman ako, I'm just 17, tas ang laki-laki ng pores ko. So gusto ko ng exfoliator na ma-minimize and matutone down yung pores ko. This is the Lily's Touch Diamond Polish. Wala rin akong masasabi dito. Actually, I got this from Pretty Angel Shop, and ang gusto ko sa kanya, a little goes a long way. Noon ako siyang ginamit, girls, akala ko kailangan mong damihan para, alam mo yun, mas umi-effect, pero just a pea size, as in, ganun lang, kasya na sa buong mukha mo yun, and dun talaga ako na-amaze, lalo na dun sa paggamit sa kanya. You will apply this on your damp face, hindi yung basang-basa ah, yung parang medyo matutuyo na yung tubig sa mukha mo. Pag in-apply mo siya, i-spread nyo muna, and then using circular motion for like 2 to 3 minutes, yun, gagawin nyo yun, and then suddenly, magda-dry yung product sa face nyo, tapos magra-rub off siya, parang namamalat, ayun. Ibig sabihin na nunuot talaga yung effectiveness na itong product na to, lalo na sa pores or sa blackheads, nakakatanggal rin talaga siya, and ang gusto ko dito is locally available, and sobrang mura niya lang. Wala talagang masabi dito, oh my gosh, hindi ko alam kung bakit. Basta ang ganda-ganda niya, and yung scent, sobrang bango. Actually, 2 to 3 times a week ko siya ginagamit, pero tingnan nyo naman, parang hindi na babawasan. Sobrang bango. Alam niyo, sobrang fresh ng amoy. Tapos, ang maganda rito sa Lily's Touch, meron silang instruction dito sa packaging nila. For dry skin, tsaka for oily skin, may instruction sila sa paggamit nito. So, it depends on your skin talaga. So, maganda rin siya. Siyempre, kapag alam niyo yun, minsan kasi na-expose ako rin talaga sa araw. Yung tipong, natamad ako magdala ng payong. Even though tirik na tirik yung araw, wala akong pakialam. So, minsan, nangingitim yung noo ko and sides of my cheeks. Kaya, ang ginagamit ko is this one from Lily's Touch pa din. This is the Lily's Touch Miracle Cream with Sunscreen. I know, familiar na kayo na product na to. Ito rin, a little goes a long way with this one. Ginagamit ko siya pag gabi, habang natutulog ako. Tapos pagising ko, ang glowing ng skin ko. Lalo na pag inalawan ko, ang glowing and sobrang puti. And ayan pa siya, ang dami niya pang laman. Ginagamit ko rin siya 2 to 3 times a week. Ang ayoko lang dito is medyo mayroon siyang heavy feeling onto my face. Tolerable pa naman. Tsaka, ang gusto ko pa pala dito is matte yung finish niya. Next, ito. Dati wala akong tiwala sa sarili ko na gusto ko pa itong itry kasi feeling ko effect lang siya sa mga Koreana at Koreano dahil nga Korean brand rin siya. Pero dahil
dahil sa impluensya ng tita ko, na-try ko to. And sobrang isa na to sa mga holy grails ko when it comes to my skincare routine. Ito yung ginagamit kong moisturizer every time na sobrang dami kong tigyawat talaga sa face. Like, yung hindi mo na matake, na hindi mo rin alam kung bakit nagkakaganon yung mukha mo. Anyways, this is the Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel. Ayan. Ni-rave ko pa talaga to sa Nature Republic sa may SM Mega Mall dahil gusto ko yung authentic talaga yung makita ko dahil marami na kasing kumakalat na fake nito and marami rin naman sa mga Korean shop pero gusto ko Nature Republic talaga kaya ayan. And ang gusto ko dito muna is yung scent niya kasi sobrang bang. Sobrang refreshing. Tsaka yung performance talaga na itong product na to dahil nami-minimize yung pores ko. Alam niyo yun. Tapos yung tigyawat ko, kinabukasan, wala na, or tuyong-tuyo na talaga siya. Hindi yung kung usbong na yung nana, TMI ah. Pero ganun kasi yung mga tigyawat, diba? Yan, ang gustong-gusto ko dito is ayun, yung benefit niya sa mukha ko. Let me know kung ganun rin yung effect nito sa inyo, girls. And ayun, and last but not the least, sobrang dami kong ginagamit, diba guys? Ito, na-witness ko to nung nagpa-facial ako sa may SM Mega Mall. And ito yung isa sa mga trinay nila sa akin. Itong brand na to is US brand. Yes, and kaka-launch lang rin nila this year. This year ba? Or last year? I don't know. Kasi sa SM Mega Mall pa lang yung alam kong brand nila. Tsaka sa SM Makati. So, this is the Origins Drink Up 10-Minute Mask to Quench Skin's Thirst. So, basically, it's a mask. And it is for combination to oily skin. Kasi nung kinonsult nila yung alam niyo na yung face ko, yung skin condition ko, yun yung sinabi ko. And ito yung ginawa nilang mask sa akin. Ang gusto ko dito is instant radiant and sobrang bango niya. Hindi siya malagkit. Para ka lang naglagay ng katulad nun, Nature Republic. Ganun. Ganun lang siya ka-lightweight. Biglang glow talaga yung face ko doon. Kahit wala akong makeup. So, ayan. Last product ko for my skincare routine. So, that's it for today's video. I hope you girls and guys enjoyed watching. Leave a comment down below kung itong mga pinakita ko is nagamit nyo na rin. And gusto ko rin malaman kung ano yung experience nyo sa paggamit na itong mga pinakita kong skincare products. So, that's it. Bye, guys!